Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Yan. Nandito tayo ngayon sa itaas. Nakikita ninyo may design na yung wall. Yan, no? May design na yung wall. Pero hindi pa ako sure dun sa mga plants na gusto kong ilagay kung ito na nga yung tatlo na to. We have this Pothos Silver Satin, Monstera Danzonii, and Philodendron Lemon Lime. Philodendron Yellow Orlando. Ang ganda niya. Pero hindi ito yung topic natin. Hindi pala ito yung topic natin for today's video. Ang topic natin, magpo-propagate tayo ng Scindapsus. Naulunan ko yung switch. Ano yung nabuksan kong ilaw? Yan. Magpo-propagate tayo ng Scindapsus, ng Pothos, at saka ng dalawang Philodendron ngayon. Yan. Itong ipopropagate natin. Tapos, tingnan nyo. Meron siyang sabitan. So, pag tinanggal natin yung sabitan, yan. 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 Okay. So, lagay muna natin to dito. Tapos, tingnan natin. Uy, mahaba. Yan. Uy, para na rin gusto niyang pumunta sa lapag. Yan, ganyan na siya kahaba. Yan. Ganyan na siya kahaba. Very long. Pero, bakante naman yung mga ibang portion like here. Wala tayong dahon. Tapos dito, kumpleto naman yata yung dahon dito. Ang Scindapsus napakalegi, ano po? Napapansin niyo, napakalegi nila. Oh, ayan. Oh, pero mabilis din talaga siyang humaba, mabilis lumaki, mabilis humaba. Few months and then ganito na yung resulta. Kaya sinasabit ko siya para mukha siyang makapal. Pero, pwede naman nating i-cut. Ang gagawin ko, i-cut ko sila dito. Tapos, itatanim din natin sa kanya yung mga i-cut natin. Tapos, yung iba, i-cut pa ulit natin. So, marami tayong puputulin. Para hanggang dito lang talaga siya. Ito yung susundin natin. Yan. So, ito ang isa sa ating ipopropagate ngayong araw. Ito naman yung second na ipopropagate natin. Kasi bakit siya nadidilawan ng dahon? Tsaka meron ditong isang stem na, ito oh, itong isang stem na napansin ko na nakaluy-luy na talaga yung dahon. Kahit bago siyang dilig, napakalungkot ng mga dahon niya. Yan. Oh, tas marami na siya nalagas na dahon. And this one is, oh yan, oh. Parang bumapangalawa din tong isang to. So, ikakat natin to galing dun sa pinakataas. Tapos, ito yung ipopropagate natin. And then, we will cut some here, some from here also. Yang mga nakasayad na yan sa floor, puputulin natin at ating ipopropagate. So, this one, ating ipopropagate galing dun sa taas. We will check. Galing dito sa taas. Nasaan na ba yung ano na yun? Sanga na yun na nalalanta. Kaya tayo.
siya. Ganda talaga siya. Ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa'yo, ate? Oh, nakabao naman siya. Nakabao naman yung ano niya. At may roots. Fresh din ang roots, ladies and gentlemen. Ay, root wrap. Root wrap siya. Ayan. Ito na. Ito na yung second na ipopropagate natin. Tapos magka-cut din tayo dun sa dulo. Yun yung mga nakasayad na yun sa floor ko. You see that? Ayan. Yung galing dito sa taas ng hanggang. Ito yung mga nakasayad sa floor. Ayan, natatakpan. I'll make it better. Side sa floor, ipopropagate natin. Ito ang next na ipopropagate natin. Ito transfer natin yung makapal na sa isang pot, tapos ipopropagate natin yung isa. Para may tatlong pots ulit tayo. Ayan. This will be the third one. Abutin natin siya kasi ipopropagate kita ngayon. Laguna nito eh. Loving each other. O, dito muna yan. Dito ka muna. For now. Saan sa gita nyo? Ito to. Ayan. Tapos, another one. Dami ko yata abot yung isa. One more. Last one. Dito rin natin ito ibabalik pagkatapos natin. Okay. And this is the fourth one. Philodendron heart leaf lemon lime. Tingnan nyo to, yung isang dahon niya. Baliktad sila ng Brazil. Yan. May variegation. Ang Brazil, green, tapos variegated ng light green. Tapos, ito namang lemon lime. Plain lang to eh, pero nagkakaroon siyang variegation. Tingnan niyo yung new leaf ng lemon lime. Oh, diba, ganda ng kulay pag bagong dahon. Ito pa. Yan, oh yan. Oh, so, itong apat na to, yung tatlo nito, pagsasamahin natin sa isang pot. Tapos, yung isang pot, ipopropagate natin, scatter natin dito sa additional pots. Yan, okay. Ito, unahin natin, this one. Kapit ako! This one. Ay, ang haba. This one. Ano nga susunod din natin na eh? Panimutan ko na. So, please, ano, please don't be noisy. Thank you. Tata, dito natin sa so, Zoom. Itong leaf. It's no problem. Yan. So, tatlo sila na almost the same length. Dalawa lang pala ang puputulin na sobrang haba.
So, tayo lahat. Here. Sa tayo itatagin natin. Dry na yung roots. Dry na yung roots. Ah, dito na natin to i-cut kasi oh. And let's see. Okay. And then there's another one. Saan natin to i-cut? Saan kita i-cut? Ang mga halaman po, lalo natin silang kinakat, lalo silang mabilis lumaki, tsaka mabilis mag lumalago sila, nagiging malago. Kasi sobrang nga silang manipis, mahaba nga sila, pero manipis naman. O, yan. Yan yung natira. Sila yung natira, tapos dito natin sila isisingit. Ano sila sa? Kain na ka. Okay, so. Yan. Malago na yung ibabaw. So, pero kailangan pa rin nila natin silang lagyan kasi nga yung mga kinat natin ihahang natin dito. So, tingnan nyo lang yung ginagawa ko. Medyo isisiksik lang natin yung lupa dun sa soil, sa side na yon para magkaroon tayo ng vacant area dito. Kaya lang, we have to be very careful kasi nga po yung mga ugat, kaya baka ma-damage natin, ma-hurt sila. Siyempre, hindi naman po masyadong delikadong plant ang skin dapsus or ang silver satin pothos. Hindi sila maarting plants. Yan. So, kailangan natin silang bawasan dito sa site na to. I mean, dito pala sa other side tayo dapat magbawas para maipush natin yung mga halaman dun sa kabilang side. Thank you. Ayan. Ayan. Can you see na napupush na sila forward? Ayan. Napupush sila on one side. Para yung mabivacant nila na area, lalagyan natin ng laman. Ayan. Dito sa side na to. Ay. Ayan. Okay, so nagkaroon na tayo ng empty space dito sa side na to. Dito tayo magtatanim. Ayan. Ayan. Okay. One more. We have one more here. Ito na lang, itong isa muna. But these are also, ito muna ang isa. Hindi ko na siya winoter propagate. Diretso na ako sa soil. Mas komportable din. Komportable din naman ako sa ano, sa water propagation. Pero minsan, ganyan ang ginagawa ko. Diretso na rin sa soil. Mabubuhay din naman sila. Hindi po talaga delikado ang skin dapsus or what we call silver satin pothos. Okay, here's one more. Pero bawasan din natin to para hindi masyadong mahaba. We need to cut to. Kailangan natin tong i-cut. One, two, three, four, five leaves. Pagka ganito masyado itong mahaba, kailangan natin putulan. Yan. Yung malapit lang siya sa node. Yan. Para tumubo siya agad. Sorry.
Sakit ko yung camera. Okay, so ang gagawin natin dito, isang leaf na lang ang gagawin. Yan. So ikakat natin siya. Yan. Per leaf na lang ating itatanim. Cut this one again. We get this one. Tanggalin natin to. Uy! Ito, hindi ko alam kung tumutubo pa to eh. Pero try natin. Ito ang ganitong dulo. 3, 4. Meron pang isa eh. Saan napunta? Nahulog na. Okay. Wala. Ito na ngayon ang next nating ipopropagate. Tingnan nyo itong nangyari dito. Kinain sila ng caterpillar. Ayan. Inubos ang mga dahon ng mga sanga. Yung dulo itinira. Ayan. Ayan. Ito naman, nagtira pa siya ng kapraso dito. Tapos ito, inubos niya ulit. The rest, dulo ulit. So ngayon, syempre kahit na mag-grow pa to, ang mangyayari nito, puro na lang to ano. Puro na lang to mga dulo. So ikakat na lang natin to para magsanga. Yan. Ito rin, cut na lang natin para magsanga siya. And this one also. Dito yata siya okay magsanga. Sa area na. Tapos, i-propagate na lang natin yung natirang leaf niya. Try it here. Ang kalat ng ano ko, propagation, ano ko, tray. Ito, tapos ito. Ang daming ugat to. Tapos ito. Ay, baon na lang natin tong ano. Can have this here. Yan. Tapos itong gusto nating i-save. Hindi ko na to idadaan sa tubig. Kung talagang tutubo siya, kahit idiretso natin siya sa soil propagation, tutubo pa rin siya. Wala eh. O, nag-ano na yung pinakadulo niya. Tapos ito, sobrang dry na yung mga dahon niya. Kawawa naman. Minsan itatanong mo, anong nangyayari sa'yo? Anong ginawa kong mali? Bakit ka nagkaganyan? Kita nyo po ba yung sarili nyo na tinatanong yung mga tanong na yun? O tinatanong yung mga tanong na yun sa halaman nyo? Sinubukan nyo po ba? Tapos hindi naman sila sumasagot.
kahit na daldalan mo sila ng daldalan dyan, wala, hindi mo sila sasagot. Ito yung root, sana mabuhay pa. Parang mapuro lang aking gunting. I have to repeat patting. Yan. Yan talaga siya. Sorry. Sinasabi ko talaga si camera eh. Ito, tingin nyo may pag-asa pa. Try lang, no? Why not? Coconut. O, dito na lang. Ito, itanim natin itong part nito. Ito yun na siya ng puti. Okay, ito. Yan. And then, ito yung pinutol natin doon sa masyado ng mahabang nasa floor na. Ito, tanim natin itong part nito. Dami to. Pag pinropagate natin to lahat. Ay, ano na pala to eh. Try ulit. Normally, namamatay yung ganun eh. Pero, may nabubuhay din naman. Depende siguro sa sobrang pagka-baby ng isang plant. Ayan. Ito, mukhang hindi na rin siya magsusurvive. Pero, i-try pa rin natin. Ayan, madami na yan. Pag nagpropagate ganyan kadami, ang ganda pagka lumaki. So, ang gawin natin ngayon, ating palambutin yung lupa dito para babaong na lang tayo ng babaong. Ito ating dadagdagan eh. Yung buhay na to eh. Itong tatlo na to. Kaya nga lang, nakatuwaan ng caterpillar. Sabi ko na lang, sana maging maganda kayong mga butterfly dahil sa ginawa ninyo sa halaman ko. Totoo kaya yun sa puso ko o mukhang may ano yun. May kaunting ano yun. But anyway, gaganda pa naman to eh, di ba? Eh, nakabuhay naman siya. Nakakatuwa din niya eh, kasi nakabuhay siya ng isang ano. Ay, pato sa kupit.
lang. Okay lang yan. Okay lang yan. Magkakaroon ulit siya ng bago. O ngayon, ito na ngayon. Ito ng mga to. Tataniman na ulit natin ng bago. To, ito yung tinanggalan natin na tatlong pots. So, dito tayo magpo-propagate sa isang tuo. Parang hindi naman kasya. Tatlong paso ating pupunuin eh, ang konti ng ating ipopropagate. Pero tingnan natin, ito pong philodendron na mga trailing ng philodendron. Philodendron heart neon. Eh, para ding pothos ang pagpo-propagate sa kanila. Kaya pag pinutol natin sila, ayan, to hindi na natin ito makakat dito kasi oh, may tubo na yun. May ugat na siyang lumubog dun sa part na yun. So, hayaan na natin siya dyan. Dito na tayo mag-cut. In between nodes. Ayan. Ganun pa rin, in between nodes. Tapos, ito, pwede natin itong i-cut dito sa part na to. Ayan. Okay. Ito namang isang to. Parang nakalaputulang ko na siguro to kasi... yan yun. Ito naman. Ito, hindi natin siya pwedeng iwanan na walang dahon eh. Baka hindi siya tumubo. So, iwan pa rin natin siya ng isang dahon dito tayo mag-cut. Ay! Kaya lang ito, naka-ano na yun. Naka-cut na yung ugat. Hindi ko napansin. Dapat pala. Yan! Ito, ang dami na itong sanga eh. Mukha naputulan na rin ito. Pwede itong itanim ng buo. Pagka ganito. Sorry again. Nag-ano na naman siya. Uga-uga. Yan. Tapos we have this. Ito, tutubo ba to? O masyado pang yan? Sige, lagyan natin siya ng ganito. Yan. Samahan natin yan. Tatlo. Tapos, puro na pwede ng single leaf. Inisin ulit natin mo. Kamay na walis. Kamay na walis para malinis. Yo. Dito, ito yung isa. Ito ulit yung... Masa na yung iba? Ito. Second one. Tapos ayan. Puro single leaf na ulit tayo. Parang yung ginawa din natin kanina sa photos. Single leaf. Ito, daming load nito. Tatlo. Ito yung dalawa. Kakat ko pa ba siya? Ay, ang ganda nito, oh. Tingnan nyo, may propagation, oh. Ay, may... tawag din. Bakit propagation pinaw? May variegation, yun yung tama. Parehas siya ng ano, yung sinasabi ko kanina, na yung Mycans. Is it Mycans? No, Brazil. Yung Brazil, all green yan. Tapos magkakaroon siya ng ganitong variegation na light yellow. Ganito, parang ganitong kulay. Tapos ito naman, baliktad. Diba? Ang ganda rin ang may variegation na ano, na lemon lime. Thank you.
second pot, 12 na yan. Natira tuloy sa third pot, isa na lang. Kumuha ako dun sa isa. Yan. Pero may idea ako. Pagsasamahin ko ang philodendron green. Green. Itong green philodendron. Kuha tayo dito. Sama natin dito sa lemon. Ayan o. Diba magkaiba yung kulay nila. Pero parehas ang shape ng daon niya. Yan. Oo, diba bagay. Green. Tapos ano. Hindi ko alam kung saan magbabawas ha. Kaloka kayo. Ang kapal niya na. Ganda oh. Yan. Yung bagong leaf niya, ganyan ang color. Yung bagong leaf naman ng lemon thyme, ganit yung color. Ang ganda. Ano? Yan sila. Yan sila. Isang super green, tapos isang light green. Ay, pagsamahin ko talaga kayo sa isang pot. Kaya mangyari pag tubo ninyo. Ito na yung mga nakat ko. Pero bago natin gawin yan, i-repot na muna natin tong green. Heart leaf, philodendron heart leaf green. Siguro po, nagtataka kayo bakit ako nagre-repot sa white na pot. Kasi itong mga to, nakahang dito sa labas. Yung mga black po at saka gray na pot, sila yung ginagamit ko kapag ka nasa labas yung mga plants. Kasi nakahang sila dyan. Tapos ano, nilalagyan ko nitong pangsabit, ganun. Pero pag pinapasok ko sa loob, mas gusto ko kapag ka nasa white pot sila. Di po ba mas bagay talaga sa loob ng bahay pag nasa white pot? Kaya nire-ready ko lang just in case kailangan ko magpasok dun sa loob ng bahay ng mga hanging plants. Meron ako nakalagay sa white pot. Kasi pagka naisip natin mag-decorate sa loob ng bahay, di ba? Tapos, kunyari, magde-decorate tayo, gusto natin lagyan ng philodendron, heart leaf, eh, wala tayong mailagay. Kasi nga, nandito sila sa gray pot, nakahang sila. So, pagsasama-samahin ko ulit yung dalawa para mukhang makapal. Tapos, ililipat natin dito sa white pot. Pipisil-pisilin nyo lang na ganyan yung paso para lumambot. Tapos, makukuha na natin ang buo yung laman. Ayan. Tataob natin siya na ganyan. Yun, sama ng buo. Ayan. Makita natin yung roots nila. Yung kanilang root system is very very good. Kailangan yata magdagdag ng lupa dito. Ewan ko po sa akin, sa experience ko, gusto ng mga philodendron tsaka ng bulog. Gusto ng mga philodendron tsaka ng mga ano, siksikan yung ugat nila. Parang mas lalo silang mabilis kumapal pag umapo at siksikan yung ugat nila. So, nagtira tayo dito sa side na yan, sa kabilang side. So, nalagyan ulit natin ng dagdag. Dagdag. Yeah, as usual. Gabi na naman ako natapos. Teka lang, wala akong ilaw. Pero ito naman ang mga natapos kong gawin. Philodendron lemon lime. Heart leaf lemon lime. Philodendron heart leaf green and Scindapsus silver satin. Ito pa. Marami din dito sa kabila. Na, ilang pots yan.
So, meron akong bagong na-discover na paraan ng pagpapropagate. Ginamit ko sa Monstera Peru. Ngayon, ginamit ko siya dito sa Heartleaf Philodendro. Box. Propagation box na ang laman niya ay pumice. Tapos, may water. So, meron siyang mga pumice sa ilalim. Yan. Tapos, may tubig. Tapos, dito natin siya papaugatin. Bago ko sila itanim, i-propagate ko muna siya dito. Mabilis! Minsan, 3 days lang may result na. So, ewan ko lang kung ano. Yung iba, ipin-propagate ko dito. Yung iba naman, tinanim ko na dito sa mga pot. Kaya, ang dami na namang bagong mga pots. At marami na namang bagong halaman. Pero, itong mga to, pwede ko nang ipasok sa loob kasi sobra na silang, ano, malago. Ayan. Babalik ko lang sila sa mga pinaggalingan nilang mga pwesto. Ito yung sinesave natin na pothos. Para silang ano no, konti ng variegation nila eh, para silang jade, plain, pero hindi naman eh, may mga variegation pa rin oh, ayan. So sana ma-save. Don't forget to watch and subscribe to our new friends channel, Darrell Lacson, Alinganga Vlog, Lola's Living, Joplantito Vlogs from Davao, Simple Joyce, Simply Jane, Bisdak Plantita, Lola Thelma's Vlog, Kuya Gani Channel. Hello, Kaluntian, Tess Suganob, Aurora Tablizo, Ate Lodi of Indang Cavite, Chad Yoxon, Jackie Villarica, Miriam Sindayan from Naik, Cavite. Hello and thank you very much, Ardina Construction Services, Kismet Sweet sa masarap na cake. Visit nyo po ang FB page nila. Yoli Tobias, thank you sa informations. Kay Sir Joseph Lawrence sa Bicol po binili ang Coco Rope, pero meron din po sa Shopee and Lazada. Please, paki-message nyo ako sa Messenger, Ma'am Ninfa Imbang, Ma'am Norma Fulginuma, Mariaminda Gumarang, Martin Bonet, kay Maris, dahin ako nag-o-order ng cuttings ng Dark Lord at Mycans. Hello, Ma'am Remedios Sato. Belated happy birthday, James Lee, Daria, study hard. And thank you very much. Don't forget to like, share, subscribe, and click the bell button. Sana may natutunan po kayo at sana nag-enjoy kayo. Ating pong tandaan, iisa lang ang inang kalikasan, kaya't mahalin at alagaan. Goodbye! Goodbye!